Isang kwentong dapat nating malaman kung gaano katatag at kahusay ang Kremlin sa kanilang paglalakbay patungo sa pinapangarap nilang Grand Slam champion sa kasaysayan ng Philippine Volleyball. Para sa Kremlin Cool Smashers, ang paghahanap sa kauna-unahang Grand Slam sa kasaysayan ng Philippine Volleyball ay isang roller coaster ride na puno ng drama at nakakalungkot na paglalakbay. Sa loob ng 3 taon, kanilang hinarap ang mga balakid, pagsubok at pighati, at alam nyo ba noong 2022, hindi sila umabot sa reinforced conference. Natalo sila sa signal at naputol ang kanilang sunod-sunod na 8 paglahok sa finals. Sa sumunod naman na taon, ang Invitational Conference ay nagdala ng isa pang masakit na pagkatalo sa Kremlin dahil isang Japanese team na Kurashiki Ablaze ang tumaob sa kanila. Ngayong taon, mas naging komplikado ang kanilang paglalakbay dahil sa mga injury at pagkawala ng mga ibang key players. Ang mga pangunahing manlalaro tulad ni Tots Carlos at Alyssa Valdez ay na-sideline dahil sa injury. At si Gemma Galanza naman ay hindi available sa karamihan ng mga laro nila sa torneo dahil sa national team. At ang kanilang ace-setter na si Gia de Guzman ay matagal na rin hindi nila nakakasama dahil naglalaro na ito sa Japan V-League at tinawagan naman ito ulit para maglaro. Ngunit gaya ng sabi nila, ang 3rd pagkakataon ay maswerte. Ang interim team captain na si Michelle Gumabaw ay nagpatnubay sa koponan ng may matatag na loob patungo sa kanilang matagal nang inaasam-asam na tagumpay na Grand Slam champion kahit wala ang kanilang mga inaasahang key players. At ang kahusayan ni Gumabaw ay nagbigay sa kanya ng Invitational Conference MVP Award na nagtatak ng kanyang 10th kampyonato kasama ang Cool Smashers. Ang pagmuni-muni sa kanilang tagumpay ay binigyan diin ni Gumabaw ang kahalagahan ng tiwala sa isa't isa. At ang tagumpay ng kanilang Grand Slam ay hindi naging madali. Hinarap nila ang mga pagsubok, lalo na sa finals, kung saan they were pushed to the limit sa kabila ng limitadong ambag ni Galanza dahil sa kanyang duty sa Alas, Pilipinas. Ang pamumuno ni Gumabaw at ang matatag na loob ng koponan ay namumukod-tangi sa kabila ng kanilang mga balakid. Binuhay ng Kremlin ang kanilang sarili mula sa 1-2 set deficit at itinatag ang Grand Slam at kanilang unang invitational title sa loob ng 2 taon. Pinasalamatan naman ni Gumabaw ang kanilang tagumpay sa kanilang karanasan sa pagiging kampiyon at di matitinag na paniniwala sa isa't isa. Alam mo yung umpisa pa lang ng liga mukhang dehado na sila. Makailang beses muna silang natalo at muntikan pang hindi makapasok sa semis. Talagang matagal bago nila nakuha ang kanilang koneksyon. Kaya sa kanilang tagumpay sa Grand Slam, itinatag ng Kremlin Cool Smashers ang kanilang alamat bilang isa sa pinakamahusay na koponan sa kasaysayan ng Philippine Volleyball. Ang kanilang paglalakbay ay nagpapatunay na ang pagtsatsaga, tiwala at teamwork ay maaaring malampasan ang anumang hamon. At ito ang kwento ng Kremlin, isang patotoo sa lakas ng di matitinag na paniniwala at sa pagsasama ng isang nagkakaisang koponan. Di ba tapos ang huddle, meron na siyang sticks. May pamalangkin po dito. Hindi ka pa nakakaupo, pandesal ka. Ohayo! Ohayo. Today we are trying... What's this? Happy? Kuchenta! Kuchenta! Okay. And then, put some coconut. What's the sauce? Yeah, it's caramel. Okay. Sprinkle some coconut. And take some big bites. It's so dripping. It's good. I like it. Aliyah, yes? Good, good, good. Mm-hmm. I like the sauce too. Mm-hmm. And the coconut. Yay!
San ka? Nasaan ka ngayon? Sa Japan ako. Pero, hello. Miss na kita. Maganda umaga. English. In English, good morning. In Tagalog. In Japanese? Japanese na. Japanese, Ohio. In Spanish, buenos dias. And usually, after training during college. Oh, pero naglalamang sila, naligo sila. Usually, hindi kami naligo. Usually, walang ligo to. Pero may mga pupuntahan kasi. So anyway, we're gonna eat breakfast. Tapos sasabihin nila sa akin, wag na ako maligo bago mag-class.